paano kung mag-decide yung mga magulang mo na ibigay sa'yo yung bahay na kasalukuyang pagmamayari nila? Basta ikaw ang bahala sa mortgage. Paano ang proseso? Sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bahay, pahirap ng pahirap para sa mga tao na bumili. Maswerte ang ilang may mga magulang na nakabili ng kanilang property noong abot kaya pa ang mga presyo. Ngayong taon ay nakikita namin na parami ng parami ang mga magulang na gusto ibigay ang kanilang property sa kanilang mga anak. Para saan? Una, nais ng mga magulang na mag-retire na at bawasan ng kanilang cost of living. Pangalawa, gusto nilang magkaroon ng sariling bahay ang kanilang mga anak at huminto sa pagbabayad ng rent. At pangatlo, gusto nilang bigyan ng pamana ang kanilang mga anak at hindi magbayad ng mas mataas na taxes at housing costs. Ngayong naintindihan mo na kung ano ang mga benefits, paano ang proseso? Simple lang. Fortunately, walang gifted tax o lifetime gift inclusion dito sa Canada. Pwede magbigay ng anumang halaga, ng pera o equity anumang oras. Ang pinakamasimple ang paraan para i-breakdown nito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga numbers as an example. Ipagpalagay natin na yung mga bahay ay worth 500,000 at ang mortgage balance ay 300,000. Ipagpalagay din natin ito ang primary residence ng mga magulang at dito sila nakatira. I-discuss ng mga magulang at mga anak kung magkanong equity ang ireregalo. Ang current equity ng available ay 500,000 minus 300,000 equals 200,000. Pwedeng piliin ng mga magulang na magregalo ng as little as 25,000, which is the minimum down payment, o magbigay ng as high as 200,000 kung gusto nila. Once na nag-agree na sa gifted equity amount, makikipag-usap na ngayon ang mga anak sa isang mortgage broker para matiyak na qualified silang bilhin yung property base sa purchase price at iba pang mga costs na kinakailangan para bilhin yung bahay. Kapag nagbigay na ng green signal yung mortgage broker, pupunta na sa isang abogado yung mga anak para maghanda ng isang purchase and sale agreement kung saan ang mga magulang ang sellers at ang mga anak ang buyers. Lahat ay pipirma sa kontrata. Tapos, isasubmit ito sa mortgage broker na siyang kukuha ng formal na approval para sa mortgage. Mag-a-apply yung mortgage broker para sa loan na kailangan mo. Makipagtulungan siya sa banko at sa abogado para kumpletuhin yung financing. At sa completion day, magiging may-ari ka na ng bahay habang yung mga magulang mo ay ini-enjoy ang buhay nila, mortgage-free. Ito ay simpleng breakdown kung paano yung buong proseso. Feel free na kontakin kami para ma-breakdown namin para sa inyo in detail. Sana po malaki ang may tulong na in-video na ito sa inyo. Please share po dahil parami ng parami ang mga magulang ang gustong matulungan ang kanilang mga anak sa pagkakaroon ng sarili nilang bahay. Kung interesado po kayo sa mga videos na katulad nito, give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss any videos from us. By the way, kung nag-iisip kayong bumili, mag-refinance o mag-renew ng mortgage, kontakin lang po ninyo kami sa 604-436-4600 o mag-email sa team@karista.ca para mag-book kayo ng discovery call. Ako po si Sheila, relationship manager at mortgage broker. Tutulungan namin kayo magkaroon ng magandang mortgage upang kayo ay lalong umunlad at yumaman. Thanks for watching!